Hi guys! Welcome back to our channel! Kasama ko ngayon, special guest. Yung Mama Kare at ako nga pala si Mark. Kung ano, wala pa nakakilala sa akin. At si Penpen din natin. Kasi ano eh, puro Penpen yung ano, mga binabanggit natin. Hindi natin masyado na babanggit yung name natin. Today is December 31st, 2023. Last day of the year. And yun, naisipan namin na mag cost of living vlog na finally. So itong cost of living vlog namin for 2023 siya. At medyo nagtuon kami sa medyo actual na part kasi kung estimate baka medyo misleading siya. So ang ginawa namin, majority of our expenses nung November, 'di ba? Na actualize siya. So yun din in-assume namin na yun yung gastos namin every month. Diba? So more or less doon naman naglalaro yung cost natin every month. Oo. Yung actual na incur natin. Oo. Lalong-lalo na yung groceries saka yung mga dine outs namin. Yun yung parang actual din na nagagastos namin every month. Ang medyo kaibahan lang is sa mga shopping and leisure kasi yung shopping namin hindi siya monthly at hindi din nagbabari siya din from time to time. Depende kung kailan ka may pera. Oo. Yun, kunyari pag sahod na. Ganun. So yun, first dun tayo sa pinakamalaki na ating expenses which is yung alam niyo na yung rent namin is 1,800 euro per month. Ano sasabihin mo? Na-vlog mo na yun. Ayun nga, na-vlog na namin before at which is parang okay na rin kami sa 1,800 na yun kasi recently, yung mga bagong dating din na mga kasama namin, nagre-range din doon or mas mataas pa. Meron kami kahilala na 2,500 yung rent nila per month. Meron din kami kahilala na 1,650. So, yung 1,800 is for 2-bedroom. Family of 3. Tapos, nasa city center. Bandang city center naman. So, good yung location niya. Kaya parang okay na din yung 1,800. Diba? Okay na kami doon. Ayun, so wag lang kami maibig. Joke. Ayan, next yung wifi dito sa bahay. Actually, we are in ang service provider namin is Vodafone. Pumapatak siya ng 35 euro per month. Pero at the beginning of the year, actually second year na kasi namin ngayon, at the beginning of the year, 30 euro lang binabayaran namin. Ngayon, nadagdagan ng 5 euro nung nag-renew ako. So which is hindi naman siya ganoon ka taas yung increase kaya pumayag na rin kami 35 kasi yung Vodafone ngayon, yung feedback namin sa Vodafone ngayon is okay naman siya, wala akong problema. Never akong tumawag sa customer service para magreklamo regarding sa bilis ng wifi or nagkaka-disconnect kami. So far we are in our second year na with Vodafone. Okay pa naman. Yun lang feedback ko para sa amin. Pero hindi natin alam kasi mababa din ang rating overall ng Vodafone. So yun, next is mobile internet. Ang gastos namin doon is zero because we're both in our naka-plan kami na company namin yung nagbabayad. Subsidized ng company. Yep. So, wala kaming ginagastos. Pero, normally, di ba, ano yun, if magpe-prepaid ka, parang normally, pumapatak ng 20 euro per month, parang okay na yun, kasi may data na yung 20 euro per month, di ba? Oo, yun, tama pala. So, 20 euro per month ang gamit namin dati sa 3 SIM, yung service provider. Dito sa bahay namin, meron kaming gas and electricity. Pero sa ibang mga lugar o ibang mga bahay, electricity lang, di ba? So, dito sa bahay namin, medyo luma na siya actually. So, gamit pa kami ng gas and electricity. At ang bill namin ay pumapatak ng, for gas, 112 siya by monthly ba tawag doon? For two months. 112 euro for 2 months. So, yun yung bill namin nung November. So, yun, actual talaga siya. Ngayon, dinivide ko lang sa 2 kasi yung ang gamit namin, dinivide ko lang sa 2 kasi monthly yung yung topic natin ngayon, monthly cost of living. So, pumapatak yung gas namin as 56 euro per month. And then yung electricity, ang bill namin last November is
121 divided by 2, 60.5. So, yun yung bill namin per month for the electricity. Pero, ano pa yon? Since November siya, October to November yung bill, ano siya, nasa autumn stage pa tayo. So, hindi pa natin alam kung magkano yung bill for this winter. Kasi pag winter, mas magastos kami dahil nag-heater kami and everything. Diba? Next, yung water naman is zero kasi provided siya ng government. Diba, ma? Okay na tayo doon. Next, yung grocery. Ito, nag-actualize kami ng grocery. So, ito na rin yung parang in-expect namin or estimated namin per month. So, yung actual grocery namin last month ay 400 euro. 400 euro yung nagas namin for November. Plus 100 euro doon sa ano kasi, hindi ko alam kung nabanggit na namin recently na meron kaming once a month na nag-grocery kami sa Asian store, which is inaabot ng 100 euro per month. Kasi yun nga, Asian store siya, majority is imported, so costly siya or mahal siya, medyo pricey siya. So yun, 100 yung nagastos namin last November. So yun, pumapatak na 500 euro yung grocery namin na family of 3 per month. Pero nag-grocery vlog na tayo noon, hindi ko alam kung magkano napot na. Then next is yung Mr. Bean Man. Mahal siya actually, 30 euro per month. Pero yun, may mga ibang bahay din na sagot na ng ano nila, ng landlord nila. Yung iba naman, lalo na pag apartment, libre din siya. So included na siya sa ano. So dito sa bahay namin, nagbabayad pa kami 30 euro directly sa Mr. Bean Man. That is for the garbage collection. Yep, the garbage collection. So pwedeng hindi siya applicable sa inyo. Then next, yung insurance namin as a family of 3. Actually, nung pagdating namin, kumuha kami ng insurance sa Leia. Leia yung insurance provider namin. Si Mama Kare ay libre ng company niya. And then, nagbayad na lang siya para sa akin at para kay Penpen. So, yung cost na inabot namin dalawa ni Penpen ay 121 euro. Per month. So, nagtataka kayo, hinuwanan pa namin si Penpen ng insurance. Pero kasi ano, parang meron silang card na under 6 meron silang health card sila Penpen, kids under 6 years old libre siya sa GP. Pero yon, mas nag-off pa rin kami, nakuha nang si Penpen ng separate insurance kasi maganda rin kasi yung sa Leia na kahit holiday or hanggang or sa gabi, pwede pa rin siyang ipa-check up sa Leia. Di ba, mama? Yun yung ginagol namin. Kasi pag sa GP lang kami, may specific na oras lang na pwedeng pumunta sa GP. Wala rin silang emergency. Magpapa-appointment ka pa. Sarado so, ng weekends. Oo, yeah. So, yun. Medyo na ano naman namin. Pag nagkakasakit si Pen, nadadala din namin sa Leia. So, okay na din. Parang ano, for peace of mind lang talaga siya. Mm-mm. Kasi kahit holiday, open sila. Hindi naman sila 24/7. Parang hanggang 10 p.m. So, yun. Meron din pa dito na web doctor, di ba? Na ano, benefit namin sa company. Pwede kayo magpa-consult sa web doctor. Which is free siya, pero yung gamot hindi. Pero yung mga gamot naman dito, pwede nating i-reimburse sa government ng 20%, di ba? For the tax credit. So yon, ayun yung insurance. Then next is yung medyo hiniwalay namin siya sa leisure, yung dine out. Kasi kami hindi naman, parang monthly talaga may time na nagda-dine out talaga kami kasi yun na din yung ano namin. Dine out ba yung dine in? ayun, basta yung mga mali yung dine out. Tama din. Ayun, alam mo naman, medyo stress din sa work. So, gusto lang din namin na ma-pamper kami kahit pa paano. Tama ba yung explanation? Kasi yun na din yung parang bonding namin ni Mama Kare. Mahilig talaga kaming mag-dine out. So, pasensya na kung hindi siya
hindi siya ano sa lifestyle nyo. Hindi practical. Pero yun, last November nabot kami ng 137 euro per month. Ay, last November nabot kami 137 euro. So yun na rin yung parang estimate namin na dine out namin for the rest of the year per month. Normally kasi once a week, like, ano tayo? Oh, either breakfast or lunch. Oh, minsan merienda, ganyan. Yun. Tapos, naglaan din kami ng cost for Smith Store. Ito yung Smith Store, yung para siyang Toy Kingdom sa Pilipinas. Toy store siya. At naglaan talaga kami ng monthly budget for Pen-Pen. Kasi, yun, nag-iisang anak lang namin siya. Wala kaming, tawag dito? Wala siyang kalaro. Wala siyang kalaro. And then, wala kaming, hindi kami nag, ano, tawag doon? Yung childminder dito sa bahay. So, ako nag-work from home majority of the week. Binabantayan ko lang siya. Pagkagaling siya sa school. So, ayun, mas in-off namin na mag, ano si Pen-Pen, mag-invest sa mga toys niya. So, yung nag-gast namin last November, 61 euro. So, yun na rin yung ano, spread all throughout the year. Then, sa leisure, ito naman, ito yung, sa leisure, kasama na dito yung shopping and then yung mga, ano ito ba itong mga kasama? Cinema. Ayun, actually, recently, si Pen-Pen na enjoy na niya yung cinema kasi 4 years old na siya. Mas nakakanood na siya, mas nakaintindihan niya na yung mga pinapanood niya. So, kasi kami ni Mama Kari, kahit nung wala pa si Pen-Pen, mahilig talaga kami manood ng sine. As in, nung nasa US kami, weekly. Diba? Wala kami magagawa noon. So, weekly nanonood kami ng sine. Parang moviegoer talaga kami ni Mama Kari. So, gusto rin namin, ganun din yung bonding namin with Pen-Pen. Pero, hindi naman, ngayon lang nag-start, pero hindi naman siya monthly thing. Pero, malay mo, monthly thing. Depende na rin kung yung mga animated shows. Diba? So yun, nakamanood kami ng Trolls Band Together, yung Ariel, yung una niya napanood, no? Yung Ariel na real life. Tapos, recently, yung Wish. So, tatlo pa lang naman. And then, so yung, then plus yung shopping. So, inabot kami ng 234 this November. Yun na rin yung parang na-expect namin all throughout the month. Ay, all throughout the year. Pero depende nga yung shopping. Budget mo sa leisure. Oo. Kung may, pag alam namin na may budget. Oo, pero kasi yung may mga event ba? Oo, kasama na din. Pero kasi yung shopping din, hindi naman siya lahat na ano namin, parang for ourselves na mga clothing. Ano din siya, yung mga gamit din sa bahay. Oh, next. Pero hindi kasama pa dyan yung mga travel mo. Oo, hindi pa. Yun yung ano. Pero kasi hindi naman tayo monthly nagta-travel. Ba't ganun yung tingin na? Ayan, okay na yan. Next, last na is yung Leap card where, or yung parang bus ticket namin dito sa Ireland, dito sa Limerick. Ilalaan talaga namin siya kasi malayo yung school ni Pen. Nagbabas talaga kami papuntang school niya at pa-uwi. So, ang last November, ang na-charge namin sa Leap card is 40 euro. So, yan din yung in-expect namin monthly all throughout the year. So, yun. Handa na ba kayo? So, yun. Nayan, nabanggit na namin lahat-lahat. Sana wala kami nakalimutan. Please comment down below kung may nakalimutan man kami na category. Hindi namin sinama yung gastos namin sa Pinas kasi ang topic natin is cost of living dito sa Ireland. Pag sinama namin yun, naku, hindi ko na alam. Pero yun. Saka yung sa travel nga wala dyan. Kasi wala ka din yung gastos natin sa travel. Oo, pero B, hindi siya a monthly thing. Pero madalas natin siyang gawin. So, ito consider mo siya sa budget mo. Sa leisure. Oo, malaki din yung nakoconsume mo for the travel. Hindi tayo monthly, pero... Pape, gusto mo igawin ko 500 ng leisure. Bisag yun, 234. Kasama na din yung travel. Kasi kunyari, parang once every quarter lang naman tayo nagpa-travel. Diba? So, parang plus 270. Okay, so gawin natin 500 yung leisure. Included na dyan lahat-lahat. Shopping, travel, and then
Ano isa? Movie. Movie. So yun, ang total ng monthly cost of living namin as a family of 3 na magastos. Hindi naman. Hindi ba? Ay, 3,341 euro. Yun, thank you for watching. Hindi pa kami sure kung magbablog kami for New Year, pero yun, naghahanda na kami. Kasi 31 na ngayon, mag-start na kami magluto for New Year's Eve. So, yun, I'm wishing you all a Happy New Year, and then more vlogs to come for the next coming year, for next year. Yun yung goal namin, at ma-monetize na tayo, di ba, mama? So, yun, thank you for watching. Bye!